Medyo mainit ang mga katanungan na ating mga press. So, hindi ako kahit ako, pero at least nasagot ko naman yung mga gusto nila. Are you used to it? Kasali ka na ba na, of course, in-group ka nila ng press people na? Hindi talaga. Kinakabahan talaga ako. Every time na kailangan humarap ko sa mga press, syempre, yung mga bangon sasabihin ko dito, ano eh. Pero syempre, sabi nga ni Tita Annabelle, be myself lang. Kung ano yung sasabihin ko, ayun yung sagutin ko. And, ano, syempre, yun naman din yung nakita din siguro ng mga kayo na nag-talk niya ako. Eco-manage niya ako. Ano feeling na ako, aside from Viva, si Tita Annabelle na yun, yung manage na? Ito, parang very hands-on siya sa akin talaga si Tita, sobrang. So, nafe-feel ko na ito na talaga. Nafe-feel ko na. May mga upcoming projects ba na nasasama na or gagawin niya? Yes, of course, syempre yung concert, yung sa April 8th, ito na po yung aking first major concert. Syempre, I wanna thank Nigel Bertucolito for giving me the opportunity na makapag-concert. And, yan, kasama po namin dyan si Vice Ganda, Samang Ubat, and Duncan Ramos, and many more. Surprise guest. So, abangan niyo po yan kasi ibang-ibang Taramiski. Nag-transform na ako dito. Talaga, si Tita talagang binabantayan yung bawat performance ko. So, I'll make sure na pupunta kayo dito sa concert na uwi kayo na may baon kayo. Ano nga abangan sa concert? Ano tawag sa video ko ng Michael? Yes, back to back ni Michael. Ang ganyan, this is 56K with Kara and Kel. Yes. Anong feeling na ito daw? Sobrang excited ako syempre at finally hindi na kami ito na major ito na yung concert kasi iba yung pag nag-guest ka hindi ko eh so syempre limited yung galaw ito concert ko so yung mga tao pupunta for me so yan sobrang na-excite kasi ito talaga yung gusto ko gawin. Ano yung preparations? Yan syempre training ako ngayon sa G-Force. Nag-voice lesson ako. Yan, gym. Siyempre, kailangan na yung bayan. Yung mas more na sa dance training ako ngayon. And then yung vocals. Mag-start ako tomorrow. Yung mga voice training sa atin ng Viva Records. Nag-rehearsal na? Ang rehearsal ko namin, 1 week before the show. Depende sa pag-rehearsal sa kinanay ito. Pressured ka kasi sobrang laki ng pangalan yung mga makakasama mo. Sobrang pressured ako, syempre. Talagang ano. Pero, pressured pero excited din talaga na ano. And I make sure na nagre-rehearse ako ng tama para at least yung kaba medyo mawala. Na nag-entertain ka talaga yung mga makita na gusto ni Tita E. Sinasabi ko sa Tita E na ganito, ganyan. Okay, sige, sundin mo yan. Okay, gawin natin. May pagka-sexy yung concept since si Michael, di ba, parang naglalabas yung mga sexy pictures at ikaw din naman, sexy ka naman talaga. Yung pagka-sexy mo yung concept ng concert itself or more on singing and dancing na talaga? Well, yung sa akin talaga, syempre, sexy talaga yung performances ko. Talaga, nandun talaga tayo sa sexy ko. Nandun talaga tayo, nalilinya. So, sex performer. So, okay naman, syempre, it's a pleasure for me na nasasabihan ako na sexy. Although, hindi ko naman talaga siya pinofocus. Mas nag-focus ako sa develop yung talent. Diba? Thank you. Okay, invite everyone, of course. Sana yung concert. Yes, sana po manood po kayo ng concert namin ni Michael Pangalinan. It's 56K with Kara and Kel at the Music Museum on April 8th. Sana po, with Vice Ganda and Samang Ubat and many more. So, sana po, manood po kayo. And, you can check the schedule sa mga gigs and sa Instagram account ko, it's Kara Mitski, or sa official page, it's Miss Kara Mitski. And, syempre, manood din po kayo ng Kamandag ng Droga. Kasama po ako doon. Yan.
Thanks, Kyla. Congrats. Okay, thank you. Thank you. Anak tayo ng dalawa. Okay.